Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa isa na namang episode ng Bulatlatan. Ako po, ngayong araw na to ay ang ating ika-apat na episode. Ang Bulatlatan po, ang Bulatlat po is an online news magazine at since 2009, nag-umpisa na kaming maglabas ng mga webcasts, mga webinars at ngayong pong panahon ng lockdown, mga ka-lockdown, nag-decide po kami na buuin at i-revive ulit itong ating weekly podcasts. So, ngayon po, nasa ika-apat na episode na kami. Sa dami po ng podcasts at mga webinars at webcasts na nagaganap araw-araw, isa pong tinuuna namin ng pansin ay ang media literacy, no? Yung pagpapalaganap. Kasi nga, bilang isang alternative media organization, nakita namin yung kahalagahan na hindi na sapat na magkaroon lang ng tamang impormasyon. Kailangan ma-equip din natin yung mga tao at ma-analyze nila yung mga kung paano ba natin maituturing na fake news o totoong balita. So, hindi lang sapat na nakakapagbigay tayo ng impormasyon. Isa ring napakahalagang ay ma-equip nga sila at mabigyan sila ng pagkakataon or magkaroon sila ng knowledge kung paano. So, ngayon nga, nasa ika-apat na, bawal hawakan nga pala. Walang panahon na, bawal hawakan ng men. Oh my God. Oo, ang mouth, eyes, and so, behave lang tayo. So, yun na nga, so, bibigyan natin ng, ngayong araw na to, napansin naman natin, sa mass media kasi, una sa lahat, pakilala muna natin yung ating kasama dito sa kabilang screen, ang aking pa-split screen ngayong araw na to. Magandang hapon po, Dr. G. Nisperos ng University of the Philippines at ng COMET. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa ating lahat. Okay. Si Doc talaga isa sa mga sukiya ng Bulatlat. Isang private message lang dyan kay Doc. Agad-agad yan, hindi kami pinapalya. Doc, isa kang mabuhay ka, ikaw ang aming lodi, isa sa mga lodi talaga sa Bulatlat at ang tawag ko diyan ay Ginfluencer, Twitter Ginfluencer. Kasi grabe lang nagpauso noon ng kanyang mga threads. Ah, ba? Happy to masaya ako president ng ng ating Doc, yung ating Bulatlatan nga, sabi ko nga sa inyo, tinitignan niya yung media literacy, makapagbigay tayo ng media literacy sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon na nasa lockdown tayo. Ito na nga yung kasama tayo sa mga ang daming impormasyon na nagkalat. So, paano nila mapaprocess? Paano nila malalaman kung tamang impormasyon ba yung nakukuha nila? So, ang title po ng ating episode for today ay Framing Narratives and Reporting a Pandemic. At in-identify kami ni Ladok, kasamahan po natin sa Bulatlat, ang ating mga editors at kapwa mga manunulat ng Bulatlat, in-identify natin kung alin ba yung mga narratives, no? Yung mga, kumbaga, theme, mga discourse, no? Na lumitaw sa panahon ng lockdown. Okay. Unang-una, Doc. Ayan. Si Doc talaga, inapili talaga namin, Dodo, kasi napakataas ng iyong media, yung awareness, yung appreciation mo for media. Kaya chismoso, in short ako. Chismoso in short. Maraming mga hinahanap-hanap, okay. Sige. Maraming mga kaganapan sa social media, palaging trending topic. Ayan, Doc, ito, nag-identify kami ng unique na narrative. So far, ha, okay. Na nakita natin. Maraming doc. At kayo po ang magsasabi kung sa tingin nyo ba ito ay ito ba ay trot or ito ba ay fake. At kung ano man ay tunungan nyo po kami, paliwanagan nyo po kami, ano po ba yung sa okay. Tingin nyo sige po. Una doc, na narrative. Not a weaker health system. Nakita natin to doc nung umpisa. ang bilis bilang nasa COMED, napakabilis ng pagtanggap ni doc. Sige doc, kayo po yung mag-explain bakit sa I think ko ang isang pinakamalaking kasalanan yung sinimulan yung usapin ng COVID-19 sa naratibo na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang hindi mahina ang healthcare system. Ang pinagmulan kasi nitong quote na to ay nung simula pa, I think mga January, naglabas ang World Health Organization, si Tedros, yung head ng World Health Organization. Nagsabi siya na habang kumakalat ang COVID sa buong mundo,
ang binabantayan ng World Health Organization ay yung mga bansang may weak healthcare system. Yan. Tapos, biglang sumagot ang ating pinakamamahal na Secretary of Health. Sinabi niya, ah, ang Pilipinas ay hindi kasama sa mga bansang may weak healthcare system. Dahil tayo ay middle income country. Yan ang linya na binitawan ng ating butihing kalihim sa kalusugan. Ano? Pero paano ba natin titignan yung katotohanan sa likod ng naratibo na malakas nga ba, matibay ang ating healthcare system o mahina? Simple lang po yan eh. Bago pa man nagkaroon ng COVID crisis, ng epidemic, taon-taon ang Pilipinas ay nakakaranas ng iba't ibang outbreaks or minsan epidemic. Halimbawa, yung outbreaks sa tigdas, yung dengue na halos taon-taon yan ay nandyan. Makikita po natin sa maliliit na outbreaks na yun, na halos taon-taon ay nangyayari, hirap na yung healthcare system natin. Halos hindi siya makaagapay. Pag sa usapin ng pampublikong healthcare system natin, yung mga hospital na pinapatakbo ng ating pamahalaan, ano ang mapapansin natin? Wala pa yung COVID, bumabaha na ng pasyente dyan. Halimbawa po sa Philippine General Hospital, outpatient department, alas 4 pa lang, abot na ng TAF yung pilang naghihintay dyan. Punong-puno ang ating pampublikong sistema ng pangkalusugan. Wala pa man ng COVID. Bakit? Kasi ang talagang tinatahak ng ating healthcare system ay yung development na hindi angkop dun sa pangangailangan. Ano yung ibig sabihin yan? Ang daming problema ng healthcare system natin at over the last 10 years, ang tinutukan lang talaga ng lahat ng halos ng pamahalaan mula kay Gloria, kay Aquino, hanggang ngayon kay Duterte, ay PhilHealth. Walang matinong public health programs, hindi malakas ang health human resource development. So yung trabaho ng isang nurse ay, ang ginagawa ng isang nurse ay dapat tinatrabaho ng tatlong nurses pero isa lang inahire ng gobyerno. Kulang na kulang yung development ng health human resource. Huwag na tayong pumunta dun sa health information system. Eh, Diyos mio, yung mga malalaking hospital natin, paper-based pa rin, hindi digital. Ano? Yung gamot, napakamahal sa Pilipinas. Yan yung mga factors na wala pa man yung COVID-19 crisis ay nandyan na sa Pilipinas. Kaya kung ikaw ay isang matinong nagbabantay sa kalusugan ng mga Pilipino, alam mo na wala pa yung crisis, may problema na tayo sa sistema ng kalusugan. Yan yung dahilan bakit weak siya. At napapatunayan po yan ngayon ng ating pagtugon sa COVID-19 crisis. Dahil na-unravel, nalalantad, nabubuking sa buong madlang people yung iba't ibang anyo ng kahinaan ng ating healthcare system. Yung kahinaan natin sa grassroots, yung mga health workers, yung mga barangay health workers ay hindi gaanong oriented, hindi na po protektahan. Yung supplies, pagdating naman sa ospital, yung supplies mula maskara, personal protective equipment, wala dyan, hindi nakapaghanda. Ang daming problema na sunod-sunod nakikita habang tumatakbo yung problema natin sa COVID. So, that's a no for me. Oo nga. So, Doc, sa tingin nyo, ano yung pinakamalaking factor? Bakit tila, no? Hindi lang naman ngayong administration na to, pero I think since mga late 80s to early 90s talagang yung downward trend talaga sa funding ng public health nandoon. Ano po sa tingin nyo? Kasi kung tutusin mo bilang isang Pilipino, bukod sa edukasyon, yung kalusugan yan talaga sa values nung marami. Yan talaga yung number one na tinututukan ng marami. Pero sa tingin nyo, bakit tila hindi ito yung priorities? Ano po ba? Saan po ba yung ano po ba yung priorities for the past few administrations? Mahalaga kasi natignan na yung usapin ng health services or kalusugan ng bansa ng mga Pilipino, ibinuslo dun sa usapin ng magkano. Paano babayaran yung services na yan? Sino magbabayad ng services na yan? Hindi libre, kailangan may magbabayad yan. In the past 20 years, yan ang naging usapin. Kaya nga, in the past 20 years, PhilHealth yung naging laman loob ng ating usapin. Ano? Yung
paano babayaran ng PhilHealth, ano yung benefits ng PhilHealth, sino membro ng PhilHealth. Halos lahat na lang ng problema in the past, lalo na 10 years. Kasi in the past 10 years, from 2010 to 2018, yung budget ng PhilHealth lumobo from 2 billion, naging 57 billion. Laki-laki. Pero, kasi akala ng gobyerno, pag binato mo ng pera yung sistemang pangkasusugan, may sasagot ng sakit ng mga tao, wala siyang problema. Ang problema, binato na nga niya ng bilyon-bilyon, hindi naman niya inayos yung sistema. Example, ano silbi ng PhilHealth mo kung nasa lugar kang walang hospital, walang health center, walang doktor? Kahit pa iwagay-iwagay mo yung PhilHealth card mo dyan, yung ID mo, wala kang mapupuntahan na doktor, talo ka, di ba? Tapos yung mga lugar na walang magandang public health care delivery system pero may private, ang tanong, hanggang saan naabot ang PhilHealth card mo? Di ba? Ganun lang yun, di ba? Kahit dala mo siya, may limit yung support value ng PhilHealth. Ang tawag doon, case rate. Case rate. Case rates. Anything above case rate, out of pocket mo na yun. Even on government data, pinapakita yung pataas din na trend doon, no, out of pocket din ng mga pasyente. Even if mayroong PhilHealth. Yan ang hindi ma-explain ng ating butihing gobyerno. Na mula 2 billion, lumobo ng 57 billion in the span of 8 years yung budget ng PhilHealth. Pero yung ginagastos ng Pilipino, 60% pa rin galing sa sarili niyang bulsa. So, kesyo bigyan mo ng 2 billion ng PhilHealth o bigyan mo ng 57 billion, yung inilalabas ng tao sa bulsa niya, hindi naman nababawasan. Kasi saan napupunta yung support value ng PhilHealth? Di siyempre, nasa mga hospital na privado, nasa mga pambayad sa gamot, pambayad sa PF ng mga doktor, doon nauubos yan. Kasi kahit magtaas ng support value ang PhilHealth, walang regulation. Yung dating kwarto sa private hospital na 1,000, 2,000 na ngayon. Pwede niyang taasin kasi hindi naman niya nire-regulate. Diba? So yung mga bagay na yun, inikinakain lang ng tubo ng mga private healthcare providers or yung private institutions, yung support value na binibigay ng PhilHealth. Ang lugi dyan, yung mahihirap. Ngayon, tignan natin, ano ba ang purpose o ang talaga layunin ng PhilHealth? Layunin talaga ng PhilHealth yung poorest of the poor. Yan yung catchword, poorest of the poor. Hindi ka lang mahirap. Ikaw talaga yung saksaka ng hirap. Diba? Ang punto nila doon, yung mga saksaka ng hirap, matutulungan ng PhilHealth para magpagamot sa hospital. Ang hindi nila naisip, mula pamasahe, loss of income, kahit pa pagdating sa hospital, sagot ng PhilHealth yan, yung gagastosin ng pasyente bago pa siya umabot sa hospital at yung loss of income malaki niya, malaki na. So, hindi nagbabago yung help-seeking behavior nung sobrang mahihirap. Ang nakikinabang ay yung hindi ganun kahirap. Idakdag pa dyan, Doc, yung poor public health facility na meron tayo. No? Ito ko lang po. So, kailangan may mga tests na dadalhin sa private. Sa iba, kung saan-saan. Saan-saan. O kaya walang needle, walang ganito. So, tatakbo doon sa malapit sa butika. City scan. Alam ba, magpapa-city scan ka. Ultrasound. Mga ganyan. Hindi mo naman yan kung saan-saan lang makukuha, di ba? Ang masakit noon, ikaw ba, pasyente, lalakad ka bang mag-isa? Siyempre, hindi. May kasama ka. Oh. Yung kasama mo, pamapansaihan mo rin. At kung buong araw ka nasa hospital, usually, diba? O kahit na dalawa lang, halimbawa nagtitipid ka eh. Kaya nga sa PGH, ang laging nakapila doon, one patient, isang pasyente, isa lang po ang bantay kasi usually diba? Ang dami, isang buong pamilya yung katulong mo sa pagbabantay. Papamasahihan mo na sila, papakainin mo pa. Ang laki talaga ng overhead mo, diba? So, ang mali, doon yun yung mali. Okay. So, Doc, to sum up itong narrative number one, so tulad na sinabi niyo kanina. Sobrang weak ng healthcare system natin. Sobrang weak. Hindi lang siya not a weaker health system, but very weak health. Mahinang-mahina siya kahit saan mong antas. At walang kinalaan kung middle income, low income country tayo. The fact na may income tayo, pangit ang healthcare system natin, nagre-reflect dyan na hindi prioridad ng pamahalaan ng healthcare system. Okay. Kasi kahit naman globally, Doc, no, parang may mga bansang mga malalaki o high income na mga bansa, pero kung hindi mo talaga priority yung health, tulad sa US, halimbawa, hindi naman yan parang pweba agad na napakaganda ng health system. At ang healthcare system natin talaga yung isang preba na kung gaano tayo kasunod-sunuran sa US. Kasi
lahat ng ginagawa natin sa healthcare system natin batay sa nangyayari sa US. Yung healthcare system natin patterned after the US. Kaya tayo mas mataas ang tingin natin sa super specialist, 'di ba, kaysa sa generalist. Kasi yun ang kalakaran sa US. Sumakit yung ulo mo. Uy, neuro 'yan. Inubo ka, pulmo. Hindi man, ubo lang, simpleng ubot-sipon. Kahit sino doktor, pwedeng gamutin yan. Pero iniisip ka agad ng tao, hindi, mas magaling kung pupunta ako sa pulmonologist. Specialist. Oo, diba? Tapos ganun din sa laboratorio. Pag yung doctor mo, hindi nag-order ng... Oo, kasi yung doktor, kung magaling talaga siya, actually, tinuturo to sa med school. Kahit walang laboratorio, sa pagtatanong lang at pag-i-examine sa pasyente, madadiagnose mo na yung pasyente. Kaya ka umorder ng laboratories para ma-confirm yung suspicion mo. Di ba? So, iniisip ko, ito mukhang ordinaryong ubot-sipon to. Hindi na ako mag-order ng laboratory. Pero ito, mukhang pneumonia to, pulmonya. Order ako ngayon ng X-ray para makita ko kung pulmonya to. Ganon. Kaya lang, ang nakasanayan natin, lalo nakikita sa TV, naririnig sa radio, kung saan-saan, na ang specialista, mas magaling. Hindi totoo yun. Meron silang expertise in a certain field. Pero hindi lahat ng gamot magandang idiretso mo sa espesyalista. At dyan lamang yung ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, ang tumitingin sa kanila yung general physician at pagkailangan silang i-refer sa espesyalista, doon lang sila nagpupunta. So yung gastos ng pasyente... Sure, yung mga countries with yung family medicine, community... Yes. At saka usually the countries na maganda yung health service nila kasi dumadaan sa tamang screening. Kasi sa komunidad, yan yung gatekeepers mo. Yan yung unang linya mo ng gamutan. Kung hindi na kaya dyan, saka ka pupunta. Yes, yan ang frontliners. So bago ko pa sa umus, kung magaling ang frontliner mo. Nagutunan ako sa iyo, baka kakapulit mo, ha? Yan, buti na. Sa ilang beses na tayo nag-uusap, sana naman, di ba? Pero yun na nga. Pero ngayon, ang narrative pa rin, frontliner, yung nasa hospital. Again, yan yung ganyang konsepto yung gusto nating baguhin. Okay? Okay, sir. Doc. I'm not a sir, I'm a doctor. Ito na. Okay. Hindi mo talaga makalimutan yun, ha? Hindi ko makalimutan yun. Yung para po sa mga nagtatanong kung ano yung kwento behind that, please feel free to send me a private message. Doon ko na lang po yung kwento. Sige, Doc, ito na. Narrative number 2. Heal as one. Posible ba tayo na makapag-heal as one? Sa realm ng teorya, pangarap, okay ang heal as one. Kasi nagpapahiwatig yan ng, uy, walang iwanan. Sama-sama tayong gagaling. Diba? Kaya lang, ang natatabunan ng ganyang naratibo. Bago ako pumunta doon, ang pinag-uugatan din kasi ng ganyang naratibo yung sinasabing, ang virus hindi naman namimili yan eh. Mayaman, mahirap ka. May kaya ka o wala. Nakatira ka sa malaking bahay o hindi. Pare-pareho tayong maapektuhan kasi ang virus hindi namimili. That is only partially true. That yung virus, kahit sino, pwedeng dapuan. Pwedeng magkasakit kahit sino. Ang hindi sinasabi, yung estado mo sa lipunan, nagdidikta kung mas malaki yung chance mong mahawa o hindi. Example, kung ako ay hatid sundo ng aking driver mula sa bahay at kung saan man ako nagtatrabaho, chances are mapapractice ko yung social distancing. Pero kung ako ay halimbawa manggagawa na kailangan pumasok sa trabaho o kawani sa gobyerno na kailangan pumasok sa trabaho at sasakay ako ng jeep o sasakay ako ng LRT, MRT, imposibleng magawa ko yung social distancing. Maaring sa loob, papunta, bago sumakay ng train, may social distancing. Pero yung pila sa baba, dikit-dikit yan. No? So, napakahirap. In short, kahit nasabihin natin lahat tayo ay maaaring apektuhan, yung mahihirap ay mas mataas ang vulnerabilidad. No? Particular sa halimbawa, ang COVID-19 ay virus. At sinasabi na ang immune system ng isang tao ay napakalaking salik para labanan ng COVID, ang coronavirus, no? SARS coronavirus 2, yung virus na sanhi ng COVID-19. So, ang sinasabi, mas maganda yung immune system mo, mas malaki yung chance mong makarecover kung mahawa ka man, pero mas malaki yung chance mo na hindi ka mahahawa.
Ngayon, between mayaman at mahirap, sino yung posibleng mas mataas ang resistensya? Eh di siyempre yung may kaya. So, wag nating sabihin na pantay-pantay tayo. To, ano eh. Yes. Tsaka regardless of COVID-19. Tsaka regardless of ano, yung lahat ng vulnerable situations, yung mahirap nandoon. Oh, pangalawa. Kung gusto mong sumunod sa advisory ng DOH, maghugas ng kamay. Oh, between mayaman at mahirap, sino ang may access sa tumatakbong tubig na pwede mong panghugas ng kamay? 'Di ba? Ang laki ng diferensya noon. So, although gusto natin aspirational na sabay-sabay tayo, buong bansa ay gumaling, 'di ba? Para kang nasa isang pagsamba, no? Ang katotohanan ay hindi tayo sabay-sabay dahil may mga lamang, may mga nahuhuli. At sino ang numero unong tagapag-violate? Tagalapastangan niyang heel aswan na yan. Yung mga VIP. Diyos mio, wala pa silang sintomas eh. Diba? Wala pa silang sintomas. Nauuna pang nakapilan, nagpapatesting. Samantalang ang daming pasyente. Hindi, naalala niyo yun, diba? Nung nagpapatest. Itago na natin sa pangalang. Coconut nut is the coconut nut, di ba? Oh, marami yan. Isang buong barangayan. Iba nga, alam mo yung PUM sila, pero go lang, di ba? Di ba? At saka, buong barangay ng Senado, sino sa kanila ang may sintomas dyan? Pero nauuna-una sila. Yung mga politiko, yung mga general, nauuna-una sila. Samantalang ang daming mas nararapat unahin ang testing dahil talagang may symptoms at talagang kailangan ng matinding gamutan. Makikita mo yung HLS-1, maganda siyang sabihin, maganda siyang soundbite eh. Pero sa praktika, hindi HLS-1 eh. Kanya-kanya yung ano eh. Kanya-kanya yung mga elite at yung mga privilege. Kasi gagamitin talaga nila yung pribilehyo nila para man lamang, lalo sa ganitong panahon. Ang isa pang nakakarinding interpretation din niyang HLS-1 ay yung kulatilya niya, yung kasunod na, sumunod ka na lang. Tumulong ka na lang. Huwag ka na reklamo. Makiisa ka na lang sa atin para lahat tayo sama-sama. May napaka walang kakwenta-kwentang komentaryo ng ganyan. Nakikita mo ng mali, tatahimik ka na lang para walang problema. Kasi nga, didikit siguro to sa iba pang naratibo na ang pagtingin ng karamihan sa gobyerno ngayon, lalo yung mga may military background. Kahit ang COVID-19 na sakit ay isang problema, hindi sa sakit kundi problema sa disiplina. Lahat ay pwedeng ayusin through peace and order. So, mga ganyan, di ba? Sige, yan, di ba? Yung disiplina, yan ang ating buzzword for the next, pag-isahin na natin. Dahil, ang ating narrative number 3 ay sinasabi nga, yun na sinasabi nyo nga, no, yung disiplina ang kailangan. Parang, sinisisi pa ngayon yung mga quote-unquote matitigas ng ulo, mga pasaway, mahina naman kayo sa mga sumusunod, mga ganong narrative na na sinasabi, no? So ano ba yung pagtingin niyo dito? Pagdugtungin na natin, mukhang doon na papunta. Oo. Kasi hindi naman totoong disiplina ang kailangan. Kailangan natin bisikleta. Bisikleta ang kailangan. Huli natin hindi. Binabalik ko lang kasi. No, diba? Noong panahon ni kailan huli natin narinig yung disiplina ang kailangan? Ang kadukto niyan, di ba? Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Yan ang slogan ng bagong lipunan, New Society under Marcos. At ibinabalik lang yung ganong kaisipan. Yung militaristic, authoritarian na sumunod ka, kasi pasaway ka, kaya ka ganyan. Kaya ka binaril kasi hindi ka sumusunod sa batas. O pasaway ka kasi. Para tuloy, lahat ng usapin, ibinubuslo sa usapin ng disiplinado ka ba o hindi. Tapos, ang kitid-kitid pa nung definisyon ng disiplina. Ang disiplina sa kanila, walang pinagkaiba sa blind follower. Sumunod ka na lang. Bahalang mali yan, sumunod ka. O, bahalang, ang worst, bahalang hindi mo naiintindihan yung kailangan mong sundin. Sumunod ka na lang. At nakikita natin yan sa COVID eh. Unang-una, ang nagsasabi niyan, sumunod ka na lang, huwag kayong pasaway, ay hindi nanggagaling sa health sector. Yun naman nanggagaling sa health sector.
magsasabi ang DOH na sumunod po tayo sa social distancing, sumunod pa po tayo sa home quarantine. Ang dali kasing sabihin noon. Sinasabi ko nga na nung naglabas ang DOH ng mga advisories at recommendation, hindi mo sila mapupuna dahil tama naman yung sinasabi nila at nire-re-echo lang nila yung sinasabi ng World Health Organization. Ang problema, hindi lahat ng tama ang COP. Hindi lahat ng correct lines ay applicable sa lahat ng komunidad natin, particular sa komunidad na mahihirap. Social distancing, sa loob ng isang bahay, posibleng 3-4 na pamilya ang nakatira sa mga urban poor communities, sa mga informal settlers. Paano mo maso-social distancing yan? Matutulog lang sila dikit-dikit kasi 3-5 pamilya na sa isang bahay na napakaliit, no? So, ang daling sabihin, no? Oh, di ba? Paano ka magka-quarantine, di ba? Yes, kailangan may sarili kang room. Eh, Diyos ko, isa nga lang room, 3 pamilya. Eh, paano pa yung huhugas kamay? Eh, paano pa yung paghihiwalay mo yung pagkain, yung ano, yung gamit, no? Eh, Diyos mio, paano pa yung pag-maintain ng mataas na antas ng immunity kung wala na nga makain at kung makatulog, halos nakatayo na dahil sa sikip ng bahay? Yung mga ganun, ano? So, may mga panukala na bagamat tama, eh halos alam mo nang hindi aangkop dahil napakahirap gawin. Pero, pag hindi ka sumunod, pasaway ka. At yan yung nakakaasar. Kamakailan may binuhay na spokesperson, ewan ko ba, nilibing na yun, tinabunan na, no? Nag-ano lang eh, nag-Easter lang eh, na, di ba? Sa Easter, nagkakaroon ng Pasko ng pagkabuhay. May umaakit sa langit. Ito, galing kung saan hinukay, bumalik sa kalupaan, ano? Tapos, ang sinasabi, unang hirit pa lang. Ganun ba yun, no? O, di ba? Yan ang nakukuha ng Kati TikTok eh, di ba? Pa-TikTok, tapos na-re-appoint ulit, ano? Pero sa totoo lang, ang linya palagi, mula sa presidential spokesperson hanggat sa mga members ng cabinet hanggang sa nasa baba, no, inuulit-ulit sa atin na para bang pag inulit mo so many times ay magiging katotohanan ay disiplina. Issue to ng disiplina, kung wala kang disiplina, bahala kang mamatay. Hindi ka nakikiisa sa amin. At yan ay very dangerous. Very, very dangerous because it promotes yung thinking of blind obedience. Ako nga sinasabi ko, ang tao, kahit gaano siya kahirap, ayaw niyang magkasakit dahil napakamahal magpagamot. Diba? At susunod siya hangkat maaari para makaiwas magkasakit. Pero hinding-hindi niya uunahin yung pagsunod sa rekomendasyon ng WHO, o ang katapat niyan ay gutom. Gutom sa sarili niya, gutom sa mga anak niya. So, kaya hindi siya issue ng simpleng pagsunod. I-interview namin na mga urban poor communities, sinasabi nila, nako, una pa kami mamatay sa gutom kaysa magkaroon o magkaroon sila ng virus. Kasi talagang diretso talaga sa ano, sa sikmura. O yung ibang nagsasabi na iririsko ko na mamatay ako sa virus kaysa naman mamatay ako na dilat sa gutom. Diba? Kasi yun ang gut need eh. Yun yung talagang umaabot. Ano yan eh? Kalam ng sikmura yan eh. At kakayanin mo pa yan kung ikaw lang, paano kung may mga anak ka, may mga maliliit ka sa bahay, merong kasama sa bahay na may sakit, hindi mo matitiis yan. Talagang, kaya ang hirap, sobrang oversimplified and maling-maling oversimplification na ibusto ang lahat sa usapin ng disiplina. It's a no for me. So hindi it's dapat a no tayo for me. Lang dun sa a big no, obviously, no. Yes, so parang kasasabi natin, hindi tayo basta-basta dapat sumabay doon sa ganoong pinapakalat na discourse kasi once in-oversimplify mo lang ng ganito yung issue, hindi mo nakita yung kung difference, no, yung vulnerability ng mga sectors, ng mga groups, no, mga sectors sa society. Kumbaga, may isang magbe-benefit diyan, syempre. Diba? Oo. At saka, ang susi naman kasi sa pagsunod ay hindi disiplina. Ang susi sa pagsunod ay pag-unawa. Naiintindihan mo ba yung kailangan mong sundin?
At kung naiintindihan mo siya, gaano siya kahalaga, bakit siya dapat sinusunod, yun ang susi sa pagsunod. Yung pagsunod dahil sa disiplina, hindi yung disiplina, blind obedience yun. Bulag na pagtalima yun sa kung naman, at yun ay mapanganib. Kaya yun ang kailangan natin basagin na kaisipan. Yeah. That's why it's a no for me. Okay, oh. Ikaw naman pa sideways pa baba. Nakinig ako kanina, no? Nakinig ako sa inyo kanina to sa second opinion para pala sa mga nakikinig na ngayong araw na to, ni-launch ang podcast career nito ni Doc Nisperos. Nanginginig na po. Oy, moderator lang ako doon. Nanginginig na po ang Bulatlat dahil sa second opinion na ni-launch ko kaninang umaga. Doc, nakikinig ako na tungkol nga dito sa pag-unawa, doon sa information drive na nabanggit nung isa sa mga resource persons na minsan ultimo mga barangay health workers, hindi sa kanila nakakarating yung mga tamang informasyon. So, bawa, on the protocol ground, paano sila, di ba, makakapagbigay? Paano mauunawaan ng mga tao? At hindi maging ganito nga ang ending na basta sumunod ka na lang. Kasi sinabi, so yun na lang din ang ipapahatid mong mensahe sa on the ground. Kung pati pala yung mga barangay health workers or hindi sila nagagabayan. Sasabihin sa kanila, pumunta kayo sa bahay-bahay, eto hanapin yung datos. Pag nagpunta sila sa bahay-bahay, tinanong nila, pwede ho ba namin kayo ma-interview? Anong unang tatanungin nung nasa bahay? Para saan po ba yan? Diba? Ganun ang tanong mo eh. Saan po ba gagamitin yan? Makakatulong po ba yan sa amin? Kung hindi na-orient kahit ganun, tayo ka. O kaya, umiikot yung barangay health worker. Dahil hindi siya na-orient, hindi siya nabigyan ng proper training, pag lumapit sa kanya yung isang residente ng komunidad na yun, uy, ma'am sir, kayo po pala yung barangay health worker namin. May tanong po ako, isang ko ba dadalhin tong pasyente ko? Kung hindi sila na-orient, hindi sila makakasagot ng tama. Paano ngayon sila marerespeto ng mga taong lumalapit sa kanila? Hindi nila kasalanan yun. Kasalanan yun na kinuha lang sila, binigyan ng trabaho, hindi man lang inihanda. Paano gawing tama yung trabaho? Diba? Okay. Kaya dahil dyan, pumunta na tayo sa ika-apat natin. Nakangalakapin pala tayo. Yes, madaldal tayong dalawa. Oo. Pagkatapos ito, feeling kong talino ko na. So, no, ito, ika-apat na narrative. No? Ito, kita ko, kagabi lang to ha, na sa balita. Hindi namin makontrol yung mga pasaway. Itong mga kagigigil, nakakagigil ng mga pasaway, matitigas ng ulo, hindi namin sila makontrol. Kaya, kailangan namin ng pulis para iman or para bantayan ang flow ng tao sa tulad ng sa palengke, mga public places. Ito yung narrative na naririnig natin ngayon sa mga balita or kahit sa social media, madalas natin ito nakikita. What's your take on this, though? Need to know! Para puro nega ka naman. mukhang no lahat yan. Kaya nga false narrative eh, no? Pero sa totoo, kung babasagin natin itong narrative, ano ang susi? Yung salitang quarantine. Ano ba ang quarantine? Ang quarantine ay isang public health measure. Ginagawa siya para pigilan ang labas-pasok ng mga tao sa isang particular na lugar upang maiwasan ang pagdadala sa loob o palabas ng anumang sakit. Isa siyang containment measure, no? Diyan lang muna, huwag kayong lalabas. Para habang nandiyan kayo, mas titignan natin kung sino sa inyo yung may sakit na kailangan tulungan at sino naman yung walang sakit na kailangang palipatin para hindi mahawa. Kaya nga, itong enhanced community quarantine ay hindi pwedeng standalone siya. Habang ginagawa yung enhanced community quarantine, dapat simula pa lang nung dineclare yan, meron na kagad mass testing. Kasi sa mass testing mo malalaman sino ang may sakit at sino ang wala. Sino yung kailangan mong tutukan para alagaan, sino naman yung kailangan mong ihiwalay para hindi na sila mahawa. So ganun yung takbo ng quarantine. Ibig sabihin, kung ang quarantine ay isang public health measure, sino dapat ang papatupad niya? Siyempre, yung nasa sektor kalusugan, pangkalusugan, yung health. Kasi nga, nakikita niyang mahalaga yan dahil meron niyang papel sa pag-contain ng sakit at eventually kung paano yun susupuin. Ngayon, ano ba ang primary at principal role ng isang
health personnel o tao galing sa sektor pangkalusugan, ang primary at principal na layunin namin ay magsalba ng buhay kung kailangan or mag-maintain ng pinakamataas na antas ng kalusugan o well-being. Okay. Yan ang laging nasa utak ng mga health personnel. O ngayon, ano nakasulat sa narrative? Kailangan para enforce ang quarantine, kailangan ng sundalo o pulis. Ano ang unang konsiderasyon ng sundalo at pulis? Bumaril. Bumaril ng kaaway, manghuli. O, napaka-opposite ng tunguhin ng mga health personnel sa tunguhin ng armed security forces mo, ng pulis at militar. Magkasalungat yan eh. Tapos, yung nangangalaga sa buhay, siya dapat ang nagpapatakbo ng kwarantina. Kung ilalagay mo ngayon yan sa kamay ng hindi nangangalaga ng buhay, yung kwarantina mo magiging instrumento yan ng oppression, ng violation ng human rights. Diba? Kasi may kasabihan sa English, if your only tool is a hammer, everything you will look like a nail. Diba? Kung ang hawak mo lang ay martilyo, lahat ng tignan mo mukhang itsurang pako, gusto mong pukpukin. O ganun. Kung ang nagpapatupad ng kwarantina ay nasanay at sinanay para manghuli ng kriminal at pumatay ng kalaban, paano niya mapapatupad ng maayos ang kwarantina? Yung isa nga, yung hinuli, di ba, na dahil walang mga face masks, hinuhuli. Tinanong ba nila kung bakit walang face mask? O kaya, bakit instead na hulihin, bakit hindi mo nalang bigyan ng face mask? Dahil baka wala siya pambili, nakalimutan ba niya? Yung naalala mo yung hinuli? Yung approach, di ba? Yes, yung point of view. Hinuli yung isang pasahero ng nakasakay sa motorsiklo. Magkapatid sila. Pareho silang galing sa ospital. Hinuli dahil wala daw social distancing. Yung parang health worker. Oo, parang health worker. Walang social distancing sa motorsiklo. Utang na loob. Diba? Paano ipapatupad ang social distancing sa motorsiklo samantalang yun lang ang available na transportation? Dahil nung panahon yun, wala namang transportasyon. Mas kung gusto yung pamaglakad yung health worker mo, nagaling na nga sa pagtulong sa kapwa. Yan kasi yung consideration, yan yung maliliit na bagay na dapat binibigyan ng konsiderasyon. Kung ikaw ay may tool bukod sa martilyo, pero kung ang tool mo lang ay baril, wala kang gagawin kung hindi itutok yan. Kaya yung quarantine nagiging sanhi pa yan ng dagdag na human rights violation. Hindi stress. Human rights violation. O, di ba? Ako, nasi-stress. Doon sa mga hinuhuli nila. Hindi, nasi-stress ka kasi yung pulis na ganyan pa kakatiwala. Makakita ka lang sa eskala mo. O, di ba? May mangyayari sa'yo masama. Imbis na makalma ka eh. Di ba? Mamamalengke ka lang tapos ang magtatanong pa lang sa'yo. Ba? Ilan kayo? Bakit kayo? Mga nakamotor, di ba parang, alam mo yon, parang hindi it's not exactly what you need right now, hindi ba? Sa panahon na dahil mong iniisip, napaparoid ka na, alam mo yun, kahit sa ganun, baka simpleng bagay eh, di ba? Pero yung mga blind followers, yung disiplinado, sasabihin nila, eh kung wala ka naman tinatago, wala ka naman dapat katakot. O, di ba? Yung mga linya ng mga, mga utak pulbura eh. Pero sa totoo lang, kung titignan natin, dahil sa ganito, di ba? Ano datos natin ngayon? 61,000 yung natetest na tao. Ilan yung inaresto? More than 130,000. Doble. Di ba? Mas marami pa silang inaresto sa panahon ng quarantina kesa tinest. Di ba? At dyan mo makikita kung ano talaga yung tunguhin ng pamahalaan. Di ba? Imbis na tumulong, manghuli. Kung mag-go tayo for a health-driven approach, sa tingin nyo, anong magiging itsura? Kunyari, ang isip natin ay talagang mas pumapaling doon sa ano ba yung nararapat, ano ba yung pagtingin ng mga manggagawa sa kalusugan, ano ba yung magiging, sa tingin nyo, anong magiging itsura niya dapat? Kung sapat yung bilang natin, kung halimbawa DOH ang nagpapatakbo niyan, yung DOH ang magbibigay ng guidelines sa sundalo at yung mga sundalo sa DOH mananagot. Pag may tanong,
ang default diyan ay magtanong, hindi yung manghuli. 'Di ba? Hindi kasi pwedeng ang command structure mo ay militar. Dahil ang pinapatupad nyo ay hindi isang military measure. It is a health measure. So ang pinakamataas na nagdedesisyon dapat yan ay nanggagaling sa sektor pangkalusugan. Dahil malinaw sa mga taga-sektor pangkalusugan, ano yung priority. Pero so, ang minimum dyan, ang DOH dapat may tao siya sa bawat checkpoint. Mm-hmm. Meron local kang either health worker o may nurse ka o may midwife, kung sino man ilalagay mo dyan, at sa kanya nananagot yung mga pulis. Sa kanya nagtatanong. Minimum pa rin na kung papatulong man ang DOH sa military police, ay magkaroon naman ng kahit konting katiting man lang na training at orientation. Ma'am, bakit po pa kayo nandito? Ano pong kailangan yung gawin at nalabas kayo? Oh, hindi yung, ano ko ba? Ba't ka nasa labas? Diba? Ang ginagawa mo dito? Pasaway ka talaga. Agad-agad, diba? Galit. Iba ang attitude. Kasi iba yung value system na dala. Kasi hindi naman nila train na maging mabait eh. Kasi nasinasabak sila sa gera, sinasabak sila sa kriminal. Oh, additional skill set na lang 'yon, 'di ba? Kaya ibang-iba yung approach. Ganon sila tinrain. Parang I think same problem din to Doc, eh, 'di ba? Sa pagka yung sa law kasi natin on yung pag may crisis, hindi ba? Ang pag nagka yung sa kahit sa disaster risk ano natin. Oo. Framework OCD rin yung ano eh, 'di ba, yung head yung implementing task parang siya yung parang head ng implementing. Oo, ng task force. Oo. Ng task force. So parang I think similar problem din ang nire-raise ng mga kapatid din natin, no, yung mga na nasa relief, nasa developmental work. Isa rin yan sa mga inaano din nila na bakit relief operations to? Disaster risk reduction to, but OCD yung head ng ano. So sa parang similar problem din na nag-exist din in other spectrum of the society. Na medyo related dito kasi ang situation. Ang problema nila kasi, ang premise nila, ang assumption nila diyan. Militar lang ang kaya magpatupad ng ganong klaseng anong klaseng command, anong ganong klaseng centralized function. Hindi totoo yan. May mga ibang grupo. Nakikita natin sa, halimbawa sa humanitarian emergencies. Kaya ng Red Cross yan. Kaya ng health personnel yan, ng WHO. Pag nasa humanitarian emergency sila, kaya magpatakbo with ng ganong klaseng precision, ng ganong klaseng command, ng ganong klaseng order. Yun. Kaya, ano ang inyong say? Ayan, inubo ka na. Oo, oh, inubo na ako. Isang malaking. That's enough for me. Big no. At dahil nandito na rin tayo, no, at kahapon nga, isa po, malaking usapin na naman. Dahil ang ating susunod na narrative na dapat nating madebunk ay narrative number 5. No human rights during health emergencies. So, una tong na-bring up mga 2 or 3 weeks ago, no, may nagsalita ng isang ranking ibang DHL finger yung gusto kong itaas eh dahil sa kalokohan yan. Ibang oo, finger yung gusto kong itaas. Yung mga human rights groups na rin, ay marami na rin naging nilabas na mga statements tungkol dito, pero kayo syempre alam ko bukod sa pagiging doktor, kayo ay isa ding human rights advocate. Isang human rights advocate. So Doc, anong patingin niyo dito bilang isang magagawa sa kalusugan at the same time of course bilang isang okay. Babalikan natin ang mismo ang World Health Organization nagsabi siya. Ang lockdown hindi nanguhulugan o ng suspension ng karapatan. Never kang magsususpend, never mawawalan ng saysay ang karapatang pangtao. Ngayon, sino lang ba magsasabi na sa panahon ng emergency, walang human rights? Eh samantalang, panahon nga ng emergency, yung pinaka-vulnerable ang mga tao. Pinaka-malaki yung pangangailangan nila. Kaya siya emergency dahil ang tindi ng pangangailangan at may sense of urgency, nagmamadali tayo. Sa ganyang panahon, sa ganyang sitwasyon,
lalo pang ang dapat kinikilala, pinoprotektahan, at dinedepensahan ang karapatang pangtao. Dahil yung sitwasyon, abnormal situation siya, hindi siya yung normal situation. At yung mga dati nang vulnerable, lalo pang nalalagay sa mas vulnerableng sitwasyon. Sila yung unang nagkakasakit. Sila rin yung pag nagkasakit ay walang mapuntahan. Sila rin yung pag nagkasakit ay walang kapasidad makarecover agad dahil in the first place, kulang sila sa pahinga, yung resistensya nila mababa, wala sila. A lot of factors working against them. Ngayon ang tanong, sinong hunghang ba ang magsasabi na sa panahon ng health emergency, walang limit? Kilala ko. Kilala ko sino nagsabi. O, sino? Diba? Secret. Oh. Diba? Yung may mga yan. May enyo ba yan? Pinoyenyo, gaganoon natin. No? Yan yung mga tao rin nagsasabing, sa ikaw, unlad ng bayan, disiplina ang kailangan. It's the same mindset. Lahat nitong mga narrative na pinag-uusapan natin, ang pinag-uugatan ay isang napakakitid at napakabaluktot na mindset. Napakakitid at napakabaluktot na pananaw paano ba tinitignan ang pagsugpo sa isang sakit. Kasi, kaya nga sila hindi na sa healthy. Kasi lahat pinubuslo nila sa usapin ng disiplina. O, para mapasunod namin kayo, wala munang human rights, kasi pag dineclare natin yung human rights, magkakaroon pa tayo ng problema niyan eh. O, di ba? May narinig na ako sa radyo, sir, sabi niya, mas madali pa minsan mag-control daw sa mga urban poor communities, kasi pag sinabi daw nila, sunod daw agad yung mga tao. Yes, so, pero, pag dinala daw nila sa mga gated communities, ang dami na hinihingi sa kanila. Yes. Meron bang search warrant yan? Meron ba? Marami daw hinihingi. Kaya, from their point of view, ano daw yon? Double standards daw. From their point of view, double standards daw yon. Dahil bakit daw, pag sa community, madali lang naman daw mag-enforce yung reverse double standard kasi hindi nila masagot nga, yung diba? Oh, kasi ang sinasabi lang nila mas madali pa lang manakot ng mahirap kaysa mayaman kasi yung mayaman lumalaban automatically at naghahanap ng karapatan nila hindi yung karapatan nila sa mahirap takutin mo titiklop kasi ang daming ibang problema ng mahirap so napakadaling i-repress ang daling sikilin ng karapatan pag mahirap kaysa mayaman. Yung mayaman, pwede kumuha ng lawyer, lumabat sa'yo, talo ka, di ba? Minsan nga, sa pagpapatupad lang ng mga yan, English-Englishing ka lang, di ba? Parang nakakadala mo, where's your search warrant, di ba? Who sent you here? What's your order? Oh, di ba? English-Englishing ka, di ba? Ikaw naman. I know general ganito. Oh, diba? I know general ganito. Oh, yeah, who are you? Ano daw, di ba? So buti ka kung kausap mismo yung may-ari ng bahay, minsan security guard pa. Kasi may mga bahay sa gated communities na may sarili lang security guard. So all of those, no? In the first place, hindi basta-basta makakapasok sa gated villages. 'Di ba? Ang hirap-hirap pumasok diyan, 'di ba? Hindi naman pwedeng pumasok na lang diyan. Yung mga mayor nga, hirap na hirap makalabas diyan, 'di ba? Naalala mo noong election na umasok sa isang gated village, nakipag-away pa sa guwardiya. Oh, yung mga ganyan. Oh, sandali ba 'yan? Oo, ganito kami sa Makati, di ba? O. Ano na nga may sandamakmak na siyang entourage nun. So, ganun yung difference. Ganun nakikita na, alam ko, mami, alalabas pa yan sa isa narrative natin na is it you or is it me? Pwede natin idugtong yung is it you, is it me? Is it you, diba? Is it me? Kasi nga, yung isa pang narrative na to, na lumabas naman to doc primarily nung una yung social amelioration program na para sa poor at ang nagiging narrative ay kailangan din ng SAP ng mga middle class at pinagbabangga-bangga na keso kami nagbabayad kami ng buwis may mga ganun pa di ba bakit kami wala kami natatanggap nagbabayad kami ng buwis ano bang mga inambag ng mga poorest of the poor na yan? No? Ano bang ambag nyo? No? Isa pa yan sa mga lumalabas na narrative din na pinagbabangga-bangga yung interest na ano. Tapos, kung tinignan, yung middle class, magkano ba yung sweldo ng mga middle class na yan? Hindi rin naman pala ganun. Hindi kasi sila middle class. So, gusto lang nilang isipin na middle class sila.
'di ba? Kasi mas magandang pakinggan yung middle class kaysa sa low class. 'No, sa mababang antas ng saray ng lipunan. At siyempre, so itong ganito, ang, Doc, yung pagbabangga ng ganitong narrative, ano yung pagtingin niyo? Ito kasi yung sumasampal dun sa kaninang narrative na nilabas mo na, yung we heal as one. Diba? Mm-hmm. Kasi kung gusto mo talagang sundin yung we heal as one, social solidarity talaga. Magtutulungan tayo. Diba? Pero kung gusto mong sabihin, sige, mayaman ka, pwede ka bumili ng tatlong supermarket tray ng toilet paper, wala nang maiwan doon sa kasunod mo. O, di ba? Kinuha mo na, hinording mo na yung lahat ng alcohol doon sa ano kasi kaya mong bayaran yan. Tapos yung kalikod mo, wala nang mabili. Yan yung pinupush na narrative. Kasi gusto nilang mag-away yung middle class at yung lower, yung poor, yung lower classes. Kasi nadidistract tayo sa punto na hindi naman yung mga uring nasa baba ang nag-aaway. Dapat nag-aaway. Ang inakalaban talaga natin dyan, yung pansamantalang uri na nasa taas at nakikinabang sa lahat ng ito. At yun yung gusto mangyari. Kayo-kayo na lang muna mag-aaway dyan. O, magsisihang kayo. Kami, basta okay lang kami dito. Basta nakaka-party pa kami. Pupunta kami sa Makati Medical kahit na positive na kami sa COVID-19. Why not? Diba? Mga ganyan. Why not? Nakakapag-shopping pa ako sa SNR. Diba? Kahit na dapat nagka-quarantine ako. Yung mga ganyan. Sila yung dapat tinatanong, bakit ganun? At yung middle class at poor, hindi kasi nagkakalayo yan. Pareho silang pinagsasamantalahan. At pag pinagbangga sila, yun yung gustong tabunan. The fact na silang dalawa ay pinagsasamantalahan. At kaya hindi sila makaangat-angat at hirap na hirap sila. At dahil yung kahirapan ay ini-impose talaga sa kanila. Yun. Okay? It's a no for me. It's a really no for me. I have to say kasi, it with some slang, you know. Because I come from a gated village, you know. Really? Yeah, that's Marina's. Diba? Where the trees are high. The shades are gray. Hindi, pero feeling ko rin kasi parang nung time na to pinagbabangga. Kakalagitan to ng sakit. Sinisingil sila na bakit kanta yung implementation yung sa poorest of the poor, paano ba ina-identify yan? Kung pinag-umpisa na, pinagsabog talaga silang dalawa. Kasi parang, ewan ko baka ako lang, pero parang mas dahil pa siguro, dahil din pala, yung para pagtakpan yung kakulangan nila nung panahon ng SAP, na imbis na doon ma-focus, sige, kayo nang balong mong labo-labo dyan. Ang masakit nga dyan kasi, binibigyan diin ng it is you versus it is them, yung middle class at yung lower class, ay hinahighten yung difference at hinahighten yung competitiveness, yung inggitan, kesa bigyang daan yung cooperation and solidarity. Uy, pareho tayong nahihirapan dito, magtulungan tayo para siguradong pareho tayong makaigpaw dito sa... Hindi eh. Ang pinapakalat na narrative is, bakit siya lang? But hindi kami. O yun. So, yung imbis na i-highlight yung saan tayo pwede magkasundo at magtulungan, ang hina-highlight ay yung pagkakaiba natin, yung diferensya. At bakit hindi tayo pantay? Ako rin dapat. Meron ka. Meron din dapat ako. Hindi ganun eh. Diba? Kaya yan yung isang pamamaraan din para ma-distract talaga tayo dun sa kung sino talaga at alin talaga yung focus ng ating laban. Sino talaga yung sasamantala sa atin? Parang part din, Doc, din ng pag-demonize din doon sa urban poor. Kasi kung matatandaan natin, grabe yung overwhelming support na nakuha ng mga urban poor communities, lalo na noong pagkatapos mahuli. Yung ilang bang mga taga sa Sitio San Roque, talagang bumuhos ng sobra-sobra yung support for them, di ba? Tapos, ayun na, pagkatapos nun, kumbaga talagang gustong palabnawin. Gustong basagin talaga yung... Actually, ang gustong basagin doon, yung solidarity na nabuo. Kasi kahit sino noon, nakita na, lalo pa, kasi nung pinuli yung mga taga-Sitio San Roque, uminit yung ulo ng mga tao. Pero yung tipping point talaga, nung kagabihan, sinabi pa ng ating buting presidente na pagbabarili na lang sila. Diba? Yun yung talagang tipping point. Tingin ko, dun talaga, hindi nakatiis at nagreklamo ang mga tao.
Kasi naiintindihan nila yung pangangailangan ng mga hinuli, kaya sila lumabag kung ano man yung mga provision ng quarantine na nilabag nila. Dahil nakikita nila yung pangangailangan. Pero imbis na tulungan, ang sinabi pa, barilin, patayin. Diba? Yan talaga yung nag-tip. Sinong klaseng presidente o pinuno ng bansa ang magganyan, ganyang kalala mag-isip, ganyan kakitid, ganyan kawalang pake sa buhay ng tao. At tingin ko dyan talaga, kahit na yung pinaka-konserbatibo, no, sa ating section ng ay biglang, bakit naman ganun? Pagkain ang hinahanap ng mga ito, gusto mong patayin. So doon na nagliwanag talaga. Solidarity na nabuo, hindi lang middle class eh, di ba? Cuts across, oo. Cuts across, oo. Yeah. Mga artista, mga nagsasalita medyo, na, oo. Oh, di ba? Mga friends natin ng mga artista, no, Doc? Yung mga ka-close natin, no? Mga... Ikaw lang yun. Ako, artistahin lang ako. Doon lang ako sa macro. Taga, hello. Sila, oh. Sila Tita Shawi, di ba? Sila... Diba? Ah, si Frankie. Oh, diba? Oh, yan. Meron talagang naantig. Kasi ang hirap na nga, imagine mo, ikaw may karangian ka, nakakaranas ka pa ng hirap. Eh lalo pa yung mahirap na beforehand. Ano pang klaseng ang nadadaanan nila. At tapos sasabihin lang na patayin sila. Eh manhid ka na talaga para hindi ka maantig sa ganung ano, pamamalakad. Yan. Kaya naman. It's a no for me. It's a no for you and for me. Ayan, Doc. Ito, punta tayo sa susunod na narrative. Ayan. The economy is strong. Ano tingin mo dito? Sunny Africa, is that you? ikaw sunny, na sunny. Can I dial a friend? Diba? Can I dial a friend? Pero hindi syempre, ko na ito expertise. Hindi, kasi bahagi, di ba? Bahagi pero rin kasi. Pero nakikita mo to on the ground, Doc, no? Sa community, ano, community-based. Ano naman? Sorry. BBC, no? Kitang-kita. Oo. Oh. Kitang-kita nyo to. So, eto, Doc. Dr. Sunny Africa, ano ba tingin mo dito sa... Uy, ang puti naman ni Sunny, aangal yun sa akin, di ba? Hindi, kasi yung economy is strong, kailangan nilang ipakita na matatag ang gobyerno kahit palpak sila. The only way you can hide incompetence is by saying that everything's fine. You know? That whatever we're doing, it's just the same. It's everything's well and good. Di ba? Parang ganun. Pero sa totoo, eh, ang ekonomiya natin, ano pa man ang sabihin ng World Bank, IMF, ADB na nag-expand siya, umuunlad, ay kinukuha lang, nakakonsentrate lang yan sa ilan. Yung dati ng mayaman, higit pang yung mayaman. Kaya tuloy yung income gap natin, eh, talaga ang laki-laki. At makikita mo yan, dun sa usapin ng minimum daily minimum wage. Yung daily minimum wage na mahigit lang ano 500 a day ay hindi talaga sasapat para makabuhay ka ng pamilya ng maayos. Ang lit-lit to, matagal ng panawagan ng mga unionista, mga manggagawa na ang gawing daily minimum wage ay 750 para lang ma-meet yung basic pinaka-minimum needs nila. Magkano ang minimum wage ngayon? Eh kung gumaganda ang ekonomiya at hindi naman nararamdaman niya ng mayorya ng ating populasyon, hindi gumaganda ang ekonomiya. Gumaganda ang tubo ng iilan at ang kita nila. Yung economy is a poor excuse for rich people to get richer. The end of the day, ang nagpa-prop up ng economy natin ay yung lakas panggawa ng mga manggagawa. No? Yung contribution ng mga magsasaka. At siyempre, yung pagbabayad ng tax ng lahat ng consumers, at ang pinakamalaking consumers ay inasahanay ng mga mahihirap kasi bumibili sila ng madalas ng mga pangangailangan nila pang araw-araw. Sabot ng kaya ng kanilang pera. No? Kahit pamaliit yan, alam mo, the best budgeters nga, yung mga nanay sa mga urban, o yung mga tatay sa urban poor communities. Kasi ang isang ama, makakapag-uwi lang siya halimbawa ng 100, pero magpapakain siya ng tatlong anak at isang ang kanyang asawa, ipagkakasahin talaga niya yung 100 na yun kahit anong mangyari.
No, kayang tipirin yun. Maraming sakripisyo, pero tinitipid yun. Yun, sila talaga ang magaling sa ekonomiya. Kasi na, napapahaba nila yung buhay. Hindi yung nagsasabi na, oy, ganito na. Oy, kawawa naman yung ano, yung industriyang ganito. Kasi walang, sa lahat ng paglobo ng mga industriya dito sa Pilipinas, wala namang mahirap na yumaman. Bibihira. Yun talaga yung proof na the economy is not strong. Tsaka katakataka, Dok, di ba? Na para sasabihin lagi, may pera, tapos nag-realign na, nagkaroon na ng mga realignment ng budgets, pero eto ka, kaya, di ba, may utang na namang bago, no? Tapos naniligaw pa sa China na magbibigay kay di umano ng suporta, ayuda. BFFs naman tayo, so baka naman kami yung una mong tutulungan, ano? Di ba? Hindi, di ba? Kumbaga sila ako, sila din na hindi magkaintindihan. Pero ako hindi ko i-challenge yung sinasabi lang may pera kasi may pera talaga. Ang question is saan nilalagay yung perang yun? Di ba? Oh, nung unang naglabas ng pera ang ating pamahalaan, 27 billion, unang labas niya noon in response to COVID-19. Yung 27 billion pa lang yun ay budget na ng ibang mga ahensya na sila lang pwedeng gumamit. Ang masakit doon, sa 27 billion na yun, 14 billion pupunta sa Department of Tourism. Department of Tourism, pupunta yung 7 billion, na kala, yung 14 billion na halos mahigit kalahati ng 27 billion, pero yung buong perang yun, nirelease dahil sa COVID-19. So ang tanong, anong gagawin ng Department of Tourism against COVID-19, di ba? Ang meron siguro sila silang kailangan suportahan. Pero ang sakit kasi noon eh, yung mga ganun hindi man lang yung pinapaliwanag, tapos malalaman mo na lang na dati na pala nilang project 'yun kasi may budget sa Department of Tourism paano para i-upgrade yung burn ng park sa Baguio, may mga spot sa Boracay na kailangan ayusin. Eh Diyos ko, may kinalaman ba yan sa paglaban natin sa COVID-19? Diba? Kung napakaganda na ba ng Burnham Park sa Baguio, eh aayos ba yung ating paglaban sa COVID-19? Kailangan diba? Yung yun para sa physical distancing. Kaya kailangan pagandahin yung ano, yung mga park. Yes. Yes, at dapat 'yan ipa-evaluate yung mga ganyan mag-isip kasi walang gamot sa ganyan, di ba? Oh, yeah. So, again, economy is strong, it's a no for me. It's a no for me. Doc, ito. Yes, definitely. Last na. Last na to. Okay. Last na. Ito, Doc, ay talagang napapag-usapan ulit, no? Since day one naman. Talagang pinag-uusapan na to, no? Pero mas lalong intindihin ang pag-uusap dahil ngayong araw na ito expected na maglalabas na nga ng desisyon. Hindi ko nga alam kung naglabas na ngayon eh, no? Habang nag-uusap tayo, pero today naka-schedule na maglabas na desisyon ng pangulo kung i-extend. Ngayon ang sinasabi na ko nearly flattened na daw yung curve. Flattened na yung curve. Ano po ba ang inyong, marami ka nang na-tweet tungkol dito eh, pero baka gusto mong ulitin ulit lahat ng matutunan nyo. Sa simpleng usapan, pag may hunghang na nagsabing, we're flattening the curve, or si Militar pa yan na, we're crushing the curve, di ba? Ang sarap tanungin, sino po ba yung curve na yan? Ano po ba itsura niyang curve na yan? Malaman ba siya o matarik? Manipis ba siya? Malapad? Who has seen that curve? Honestly, yung curve na yan ay namamap out dapat with proper identification ng COVID cases. Crucial po dyan sa curve na yan, yung proper identification dahil pag namap out natin yung dami ng COVID cases, dami ng COVID cases na namamatay, magkakaroon tayo ng graph at yan yung curve. Tapos, the steeper the curve is, the faster yung dami ng pasyente. At pag umangat yan masyado, above doon sa threshold ng kaya ng ating sistemang pangkalusugan, lahat ng nasa taas na yan, ay maaring mamatay ng walang kalaban-laban dahil beyond na sila doon sa capacity ng ating healthcare system i-absorb. At baka magaya tayo sa Italy, halimbawa, na pinipili na nila kung sino ikakabit sa respirator.
yung bang matandang ali na maiksi na naman ang hinaharap na buhay, o itong medyo bata-bata pa na mas mahaba-haba pa ang ibubuhay. Namimili sila, pinapabayaan na nilang halos, yun, parang, oh sige, ito na lang, kasi ito, malakas ang fighting chance, ito si Lola, mamatay din naman yan. Ganun, we don't want that to happen. Ayaw na natin yung mga doktor ay bigyan pa ng ganong mabigat na desisyon na kailang mamili siya. Kaya yung objective ng flattening curve, the curve talaga, ay para umunti yung mabilis na pagbulusok ng pasyente. Ang susi dyan ay nasa bilang ng kaso at yung ginagawa natin sa community. Nakokontakt ba natin sa community, na momonitor ba natin para nakikita natin yung mga kasong hindi na kailangan, na pwede na nating tulungan para hindi na umabot sa ospital. Ngayon, paano natin pag-uusapan yung flattening the curve na yan kung wala namang nakakakita ng curve na yan? Ano yung fina-flat nila? Diba? Ano yung kina-crush nila? Puro yan, ano eh, puro yan nilalagnat na katang-isip ng mga politiko, kung sino mang eksperto yan, mag-cherry pick siya ng mga data at sasabihin, hey, napa-flatten na natin yung curve kasi yung dami ng new cases at dami ng mortalities ay hindi na ganun kasing dami. At hindi kasing... Eh, totoo po yan, kung hindi naman tayo naghaharap ng kaso, kung huling-huli na nga tayo. Ang sa akin nga, imbis na sabihin ng we're flattening the curve, ang kinina nila, and dito naman nakuha nga sa ibang mga kinatawa ng DOH, sinasabi nila, it's too early to tell. Wala pa tayong sapat na datos para sabihin na napa-flatten na natin yung curve. May mga opisyalis naman sa DOH na at least honest, no, honest, na hindi pa natin, wala pang sapat na datos para gumawa ng ganyang konklusyon na napapatag na natin yung anumang gusto nating patagin. Diba? Pero meron namang, hey, I'm the expert. You know, I can come up with, you know, whatever. Give me data and I'll draw conclusions from it, right? Yung mga ganyan. Yun pa, medyo may konting angas pa yun. Ang pinakabwisit, sorry, yung pinakanakakaasal, ay yung hindi mo man lang nakita paano niya sinuri yung sitwasyon para makapagsabi siyang napaflatten yung curve. At maibabalik ko yan doon sa niresurrect na spokes natin, na presidente natin, kung mahabagin, ano ba pinagbabatayan niya para masabi? O nagre-re-echo lang ba siya sa narinig niya at sabihin, ay, napaflatten na tayo ng curve, di ba? Sa totoo lang, for as long as we cannot determine how that curve looks like right now, hanggat hindi natin nakikita ano itsura ng curve na yan sa panahon ngayon, dahil wala pa tayong sapat na bilang ng taong, ng Pilipinong natetest for COVID-19, hindi tayo pwede magsabi na we're flattening anything. Ngayon, ang pinakakasing... Nabanggit mo na rin yung, ano, yung mass test, yung testing, ano, bilang... Yes, na, yun yung una. Oo, yun yung... Crucial yan. Oo, crucial nga to. So, sinasabi, supposedly, by around this time, na tuloy-tuloy na dapat yung expanded na mass testing, yung term na ginagamit nila, yung expanded na testing. Kamusta na ho ba yun? Ano po ba ang ating... information na nakakalap mula sa inyo. Kulang pa rin. Kulang pa rin. Kasi imagine mo, yun na nga, no, 61,000 pa lang yung ano, natetest nila. So that's out of 110 million Filipinos. So that's 0.06%. Di wala pa siyang 0.1. Nasa 0.06% siya ng populasyon. So paano mo masasabing yung picture na yan ay representative na ng buong Pilipinas? No? Pero ang gusto ko sanang bigyang diin, eh bakit ba pinipili itong flatten the curve na to, no? Kasi itong kasinungalingan na to, peligroso to para sa atin. Nagdudulot siya ng overconfidence. Uy, nagawa na natin. Effective yung ginagawa natin. Move on na tayo. Yan yung mga dangerous narratives, dahil dyan ibinabatay sa ganyang maling pronouncement yung ibang mga policy proposals at yung mga hakbanging gagawin, no? Eh kung hindi naman pala totoo yan, gagawa ngayon ng policy proposal, batay dun sa hindi totoo, patay tayo dyan. Isang example po, no? Nung una tayong nagkakaso ng COVID-19 sa Pilipinas ay katapusan ng Enero.
ilang linggo ang tinakbo, ilang araw, ilang linggo ang tinakbo, hindi nadagdagan yun. Mga tatlo lang, no? Halos isang buwan. Kaya nung dumating sa February 28, merong eksperto na ngayon ay consultant na ng DOH, ng Interagency Task Force, na nagsabi nun na, oh, pasalamatan nyo kami, na-contain na natin to. Na-contain na natin ang COVID-19. Thank us because we use science. Oh, so, February 28 yan. Asa na tayo ngayon? Yung mga ganong pronouncements na hindi nakatungtong sa katotohanan, nagdudulot yan ng undue overconfidence, no, ng hubris, ng sobrang bilib sa sarili na imbis na maging careful tayo, ginagawa natin yung hindi dapat ginagawa. Nagkakaroon ng maling desisyon. Pag pinilit natin na na-flatten na yung curve, hindi na mawawala na ng ano, na itulak pa, unlarin pa yung ating healthcare system. Ang masakit niyan, pwedeng i-lift yung enhanced community quarantine na walang eksaktong batayan. At pag nangyari yan, yung dami ng pasyente, yung iniiwasan natin kaya nagka-ECQ na dumami ang pasyente, lalong dadami. Kaya yung mga ganitong naratibo, the curve is flattened, hindi yan sinasabi dahil lang gusto gumawa ng obserbasyon. Ang nagkakalat ng ganyang kaisipan, may tinutulak na agenda. Yung agendang yun, definitely, hindi isinasaang alang-alang yung kalusugan at kapanan ng Pilipino. Iba ang konsiderasyon niyan. Maaring tubo, maaring kita, maaring negosyo, pero sa totoo, hindi para magligtas ng buhay ng tao. Kaya for me, it's a sign wider. Yan. Very crucial pala talaga, Doc, itong mass testing. No? Kumbaga, from the very beginning, noong umpisa pa lang, sinasabi na itong mass testing na ito. Hanggang sa ngayon, halos araw-araw, no, pukpok na pukpok itong mass testing noon. Sabi nila, di naman kailangan yan. Tapos, binawi kasi nila yun eh. Nung pumutok yung mass testing call, napilitan silang sabihin eh. Ayaw lang amitin na mass. Ang lagi sinasabi pagkatapos ng pumutok, ayan po, nagdadagdag na tayo ng itetest. Dumadami na po yung kapasya. Inaamin na nila talaga na kulang sa testing. Ang hindi nila maamin, maraming kapabayaan na ginawa nung nakaraan. Kaya hanggang ngayon naghahabol pa tayo. Ngayon, para mapagtakpan yun, sabihing effective yung ECQ, gagawa ngayon ng istorya na okay na, hindi na dumadagsa yung pasyente natin. Pwede na nating i-lift yung lockdown. Napaka, itong mga gantong uri talaga, ulit-ulitin ko lang, hindi lang siya mali. Delikado siya dahil ang dinuduluhan niya ay maling desisyon at programa ng gobyerno. At syempre, bukod doon, yung buhay din ng mga ordinaryo. Na yun. Na yun ang magiging net effect. Ilalagay mo sila sa peligro. Nalalagay sila sa vulnerability na hindi dapat. Yun. Doc, given itong na mga napag-usapan natin today, ano po yung sa tingin niyo na maaaring gawin ng media para hindi lang tayo sumusunod sa daloy do sa kasi obviously ito ay mga itong mga napag-usapan natin na puro thumbs down, ano, itong mga napag-usapan nating narratives, una sinasabi niyo ito ay binabasag niya yung solid, nabubuong solidarity among the people, pinagtatakpan niya yung incompetence, yung failure na makapagbigay ng ayuda sa mga mahihirap, ganyan. Kung ganito, syempre, sa mga ganitong narratives, may nakikinabang doon sa yes. May nakikinabang sa ganitong klase ng naratibo. So bilang po sa mga mga nasa media, ano ho yung maaaring maiambag? Ito na, usapin na ng ambag. Ano po ba yung pwedeng maging ambag para hindi po tayo sunod ng sunod? Ano yung mga ilang siguro ilang points po para sa mga kasamahan natin sa media? Kasi ang naniwala ko na ang media ang talagang hahanapin niya lang yung katotohanan. So kung ang kahit ko, kung may mga pronouncements na ganyan, ang una talagang i-check natin ay kung totoo o hindi. Paano natin ma-check yan? Sana tignan natin kung meron talaga silang preba dyan. Hindi yun lang humuhugot kung saan sa ang bulsa para may masabi lang. Yun, yung substantiating statements made by
for people in government, leaders in government, because they can come with so many statements, only half of which are true. Pero the entire set mag-preconditionan sa kaisipan natin. Pangalawa po, siguro, ayoko naman mag-ano sa media dahil hindi ko naman masyadong alam yung trabaho nila. Pero kung ako bilang mababasa ng mga balita o nakikinig sa mga balita, yun, isa yung gusto kong malaman kung talagang substantiated ba yung assertion o yung mga sinasabi ng tao sa gobyerno. Pangalawa siguro, singilin din natin yung mga sources of news natin, newsmakers kumbaga, na maging mas malinaw sa ano, sa gusto nilang sabihin, in a sense na ano talaga siya, hindi siya katang-isip lang, hindi siya meant to precondition our minds, ano. So ay isang paraan diyan is to ask pointed questions, to ask straightforward questions. May isang journalist na nakipag-away dun sa isang expert kasi lumalabas na hindi nagtatali yung bilang ng mga kaso ng COVID at yung mga bilang ng mga kaso na tinest ng gobyerno. So yung journalist stood his ground against the expert kasi in the end of the day, yung contradictions na hindi mas resolve ng expert ang talagang nagpakita na meron siya tinatago, meron siya sinasabing kaya ako ito ginamit kasi ganito. Pero sa totoo lang, may bias kaya nagkakaroon ng intentional misinterpretation ng data or intentional misinformation. Siguro yun muna, yung paghahanap ng basis at pagtatanong ng pointed questions para malinaw yung mga inconsistencies ng mga supposedly leaders. Para ma-hold namin na sila ng taong bayan, they can be held accountable for what they have done. Yo. Dok, para naman sa ano, para sa mga netizens natin. Kasi, yes. Yes, oh, yung mga ka-fellow, ano mo, mga ka-Twitter mo. Ano po yung pwedeng gawin ng mga ordinary mamayan para po hindi tayo nakukulong o natatrap sa ganitong discourse or ganitong mga narratives, right? At kung tayo makakatulong, maka-enlighten pa sa ating mga mamayan. Kasi sinasabi parang, yun, katulad sinabi mo, parang sunod ka na lang, kung magreklamo, pareklamo. So ano po yung yung mga social media platforms kasi, pwede yung source of learning, source of education. Ang mahalaga siguro sa mga nasa Twitter, o wag na sa Facebook kasi medyo magulos Facebook eh. Basta Twitter. Basta bukas ang kaisipan mo, gusto mong matuto, hahanap-hanapin mo talaga yung maaaring magkakatunggaling kaisipan sa isang particular na issue. Kasi may mga nando naman sa mga comments yan, yung mga nagtutunggali ang mga reaksyon, ano, sa particular sa isang issue. At doon mo makikita yung mga opposing sides. At doon mo, ito mismo makikita mo, ito tama siya, ito hindi siya tama. So, ang hihiling ko lang sa mga gumagamit ng social media platforms, wag maging echo chambers lang. Ang sinusundan lang natin ay yung mga friends natin o yung mga nakakaintindi sa atin. Minsan maganda rin makinig sa opposing views. Wag lang nating i-dismiss na, ay, ano yan, pasaway yan, mga leftist yan, mga wala lang yung masabi kung di kumontra sa government. Wala yung ginawa kundi mag-thumbs down ng lahat ng narrative. No? Yung mga ganon. So, may ganong pinapalabas. Pero sa totoo lang, magandang tignan natin na sa isang usapin, tignan natin yung mga nagtutunggal yung mga pananaw, mga pangangatwiran, para mismo tayo may inform tayo. Diyan lumalabas. The moment there's no debate or discussion, ano yan? Halos pinapatay mo yung demokrasya. Pinapatay ng demokrasya yung usaping sumunod ka na lang. Huwag ka na magreklamo. Or disiplina ang batayan nating lahat. Dahil ini-stifle niya, sinisikil niya yung karapatang mag-question. Sinisikil niya yung karapatang maging critical sa mga bagay-bagay na nag-cause ng debate, nag-cause ng pagtutunggalian ng idea. So, yun sana sa Twitter,
ang dami dyan may mga iba't ibang point of view. Makikita natin. Ako, kahit na nag-tweet ako sarili kong mga kaisipan, natututo rin ako pag tinitingnan ko paano tinatalakay yung mga iba't ibang tao, yung mga tweets nila. Nakikita ko yung tunggal. Siyempre, hindi ko nalang pinapatuloy yung iba talagang diehard, yung mga hardcore trolls dyan, no? Yun, mga wala na yung, hindi na yun useful. Pero meron ka talaga makikita na nagde-defend siya kasi naniniwala siya doon sa paninindigan niya. At yan, magandang makadiskurso yan. At the end of the day, kung magkakasundo kayo, mas mataas yung antas ng unity nyo. Pero kung hindi man kayo magkasundo, at least nagkalinawang kayo ng paninindigan at ng mga pananaw. Yun. Ayan, Doc. Maraming salamat po para sa binuhos ayan, na aming thumbs up na. Na ito. Isang malaking thumbs up na, no? Yes! Kaya, Doc, sa ano ko lang, no, na muli po ang Bulatlat po ay nagpapasalamat sa inyong oras at panahon na ginugol nyo po sa amin. Isang kalahating oras tayong ano, nagchikahan. Sabi sa inyo, pag hindi mo ako pinigil, dadaldal lang ako, dadaldal eh. No. Oo nga eh. Napasubo kami sa kwentuhan. Ayan. Doc, I think isa sa mga lessons talaga, feeling ko ang talino ko after listening to you. Yan po yung feeling after kayong nai-interview at nakakakwentuhan. At ang tawag dito, yung I think isa sa mga lessons din na natutunan ko is yung wag nating, hindi dahil naka-lockdown tayo, yung ating pagiging critical, hindi dapat din yun nala-lockdown, no? Sa panahon na talagang labanan talaga ito ng discourse, labanan ng narratives, kailangan huwag nating kalimutan na yung mag-isip, no? Gamitin ang ating pag-analyze ng situation. Ito bang narrative na ito ay makakatulong para sa mga aba o makakatulong para doon sa mga nandoon, no? Sa mga, yung mga may privilege at special testing. No? Sila ba ang makikinabang? So, yun, Doc, again, maraming salamat po. Para po ulit sa mga nakikinig at nanonood po ngayong araw na ito, yung Bulatlatan, again, is an effort of bulatlat.com. It's an online news magazine here in the Philippines na nagbibigay, ito pong programang ito ay nagbibigay ng isang serye ng programang nagbibigay ng media literacy para sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng pandemic, COVID-19 pandemic, kung saan talagang laganap yung disinformation, ang fake news, at kailangan po natin ito. So, para kung gusto nyo po mapanood, meron po lahat ng ating episodes ay nasa Facebook, at meron din po tayo sa YouTube, at ngayon lang, kabago-bago lang, ay tayo po ay narito na rin sa Spotify. So, paki-share lang po na Spotify, yes, naka-Spotify na kami. So, level up na, level up na, Spotify. Oh. Okay. Level up na. At syempre, Doc Jean, baka gusto nyo kong i-plug din ang inyong, ang inyong online podcast. Maraming salamat Janice sa pagkakataong to. Gusto ko munang pasalamatan ang kayo sa Bulatlat, ano? Kasi kami, marami kaming gustong sabihin, pero mahalaga rin sa amin makinig kung ano ang gustong malaman. Hindi naman nagbibigay ka na ng sagot na hindi pa nagtatanong yung mga tao. Marami kami mga ideas eh, pero mas gusto namin nakikinig kasi kami rin natututo. Ano ba yung pananaw? Paano ba tinitingnan ng kaya natutuwa ako sa ganitong mga interaction natin na kahit napakadaldal ko, marami kong nakuha. Ipa-plug ko lang na ako po ay tumutulong una sa Community Medicine Development Foundation. Naglalabas kami panakanaka ng mga statements kung paano namin tinitingnan yung current narrative. Yung mga statements po namin, madalas yung reaction na may naglabas ng ganito, ganyan. Nagre-react po kami. No? Yung mga statements natin ay tumutulong po hopefully, mag-reframe ng discussion. Yung mga false narrative, sinisikap namin i-reframe. At yung sinasabi ni Janice na kalo-launch lang namin kaninang umaga, yung pong second opinion, isa po yung pagtatangka ng health sector na palawigin ang usapin. Dahil sa ngayon po, DOH lang ang nagsasalita at gobyerno ang nagsasalita sa usapin ng COVID. At alam po natin na ang mga mamayang Pilipino, uhaw siya sa datos, uhaw siya sa pananaw. Kaya po yung second opinion, para talagang kumukonsulta tayo, pag isa siyang online discussion na sinusubukan po namin once or twice a week. At ang susunod na episode po ay ngayong Sabado, last dos ng hapon, at pag-uusapan po doon, ano ang ibig sabihin ng ayuda sa gitna ng COVID-19.
Yeah. Maraming salamat, Charles. Maraming salamat maraming sa bulat. Salamat, Doc. Okay po, Doc. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang ating fourth episode, Framing Narratives and Reporting a Pandemic. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Thank you. Okay, Doc. Okay na. Yay!